back to my channel, Carlos Garnet. And here we are again. I will show to you our latest project for this time. Diba, as I told you, nasa place kami ng mother place ko. And then, ito yung pinagawa ng husband ko. Na pig pen. So, talagang constructed siya with my husband and isang gabay lang din nakasama niya. And ito po yung structure, actually cheap lang din talaga ang pagkagawa nito. Since, kung makikita nyo, na-utilize namin yung part ng bahay. As in, renovated na kasi ang bahay nila. So, nagamit lang itong wheels. So, pasok po tayo. Do I need to close? Yan pa, yan po yung mga piglets namin. Actually, ang ganda po ng pig pen namin kasi we'll produce, we made it gamit namin yung rice hull, so walang amoy. So, makikita nyo talaga, hindi siya mabaho. Wala talaga siyang amoy since dito na part, dito sila nagpupot. So, yung pupsan talaga yung tinatanggal namin. So, these are the piglets. Actually, malaki na sila. So, since birth 45 days na sila. And then, 15 days pa lang sila sa amin. And yan, nakaprogram kasi yung mga pagkain nila. So, maganda kasi yung nakaprogram para hindi maaksaya lahat. Yung feeds, yung effort. Kasi hindi na namin sila pwedeng, hindi na sila kailangang paliguan pa. Kasi sila nanginihok. Ayan na po. And yan yung water nila. And then, actually, they started pre-starter pagkain nila. And then sa ngayon ay nag-starter na po sila. And then, ayun, ang bilis po nilang lumaki. So, may apat pa po kami piglets. And, dito po namin inalagay yung apat namin upcoming piglets. Actually, this place is intended sana for the anay, yung mother pig na mga anak preparing for pamanak. And since hindi namin sila pwedeng isabay dyan, kasi possible aawayin yung dalawa. So, dito muna namin. So, naka-risal po siya. I would advise to all mga kababayan ko na magpapatayo ng mga pig pen na mas maganda talaga pag-risal ang gamitin nyo kasi wala talaga siyang amoy. Or kung may amoy man less na less yung amoy. So, mas cheaper, less pa talaga yung pig pen nyo. And then, let's go to our other project. This mini garden. Wow! This plot is intended for kachay. Napaka-fertile kasi ng lupa dito. Kaya, kahit walang fertilizers, kasi lahat ng kinakain namin dito ay puro organic. Ayan, ito po ay ang aming ampalaya. Ayan po. So, yan, inikot namin. Maliit pa siya. Hindi pa masyado. Parang hanging veggies, di ba? Ganun talaga yung proper growing up ng mga so, anyway, and this plot also is intended for kachay. So, i-utilize pa po namin ang area dito. Pagandahin pa po namin para marami kaming ma-produce na veggies. And purely and surely organic po lahat. No fertilizers. So, anyway, that's all for this afternoon. Pinakita ko po sa inyo ang piglets namin. And then, ako na. Sige! Ayan po. So, hindi nyo pa masyadong ma-appreciate. Mga gabi. Kasi next vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung development ng mini garden po.
So, that's all for this afternoon. It's Carol's Garden. Pinakita ko po sa inyo yung mga piglets namin. And I'll show to you our next piglets pag madagdag na ng apat. And yung maglalakihan na yung mga ampalayan namin. And yung mga petsa na kalagay na kulitan. So, simple pangkuhay lang po tayo sa probinsya. Mga kababayan ko sa aking mga kananay, kailangan po versatile po tayo. This is the time for survival. That's all for this afternoon and happy viewing po. God bless!